More! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R., magandang tanghali po sa inyo, Reggie V. at Jasmine, at pati na rin sa mga masugid niyong mga tagapakinig. Ako nga po pala si Celine, 20 years old, at nagtapos ng BS Elementary Education at kasalukuyang nagtuturo ng preschool students sa isang Montessori dito sa Valenzuela City. Sumulat ako sa inyo upang ibahagi sa lahat ng mga kamarkada ang kwento ng aking pag-ibig na sana ay kapulutan nyo ng aral. Ang sabi nila, kapag broken-hearted ka, magsimba ka. Dahil kapag lumapit ka sa Diyos, tiyak na papawiin niya ang lahat ng sakit na dinadala ng puso mo. Ayun nga ang ginawa ko nung ma-broken-hearted ako sa ex kong si Renz for 2 years. Si Renz na pinagpalit ako sa iba. Isang kaibigan ang nag-imbita sa akin na dumalo sa isang misa na inoorganisa ng isang malaking church community sa Manila. Dahil sabi ng kaibigan kong yun, the church is a place where broken hearts get healed. At hindi nga ako nagkamali na sundin ang payo niyang yun dahil natulungan naman ako nito na makapag-move on. Every Friday, pagkatapos ng klase ko, ay nagsisimba ako doon. Dahil ang misa tuwing Biyernes ay para sa mga kabataan na katulad ko. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you rin. I'm Carlo, by the way. I'm Celine. Nice name. Bago ka rito magsimba, no? Paano mo naman nasabi? Sa ganda mong yan, dapat noon pa kita napansin dito. Nandito ka ba para kilalanin ng lubusan si Lord o makipagkilala ng mga babaeng lolokohin at papaikutin mo? Galit ka ba? Please, Carlo, mag-focus ka nga sa misa. Huwag mo muna akong kausapin. Celine, pasensya na. Last na lang, may tanong ako. Ano? Anong oras na ba? May relo ka naman ah. Bakit ka pa nagtatanong ng oras? Nagloloko kasi itong relo ko eh. Biglang huminto. Sira na yan. Hindi. Kasi tumitigil yung oras kapag kasama kita. Ewan ko sa'yo. Sige, patingin na lang ng watch. Ha? Kasi minawatch kita eh. Uy, ngumingiti na yan. Iti ka lang kasi lagi para lalo akong gumanda. Hindi tulad kanina. Kamukha mo na si Miss Minchin dahil nakasimangot ka. So ngayon, nakangiti na ako, kamukha ko na si Princess Sarah. Oo, hawig mo si Princess. Princess Punsalan. Che! Makinig ka na nga lang ng misa. Okay. Celine, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I like you. Unang kita ko pa lang sa'yo sa simbahan. Alam mo yun? Kumabog agad yung puso ko na pagkabilis-bilis na parang tumatakbo. Tumatakbo papunta sa'yo. Well, hindi ko alam masasabihin ko eh. Pero salamat na rin. Thank you. Yun lang? Thank you lang? Ano bang dapat kong sabihin? Hindi mo ba sasabihin nakuha ko rin yung attention mo na gusto mo din ako? Wow ha? Sino nagsabi nun? Sinasabi ng mga manininingning mong mga mata na gusto mo ako. At hindi ka naman din sasama sa akin dito sa luneta kung hindi mo ako gusto. Sinamahan lang kita rito kasi sabi mo ililibre mo ako ng lunch. Ako pa tatanggi sa grasya. Kaya pala Celine ang pangalan mo eh. Mahilig ka magsilingaling. Huwag ka na nga magsinungaling kasi dyan. Kakagaling na kakagaling lang ng simbahan oh. Okay, sige. Mukha ka namang mabait eh. May itsura naman. Siguro lang ha. Siguro nga nakuha mo yung attention ko. Sabi ni. At dahil nahuli na rin lang kita, ikukulong na kita sa puso ko. Hindi ka talaga nauubusan ng ibabanat, no? Siyempre ako pa ba. At since gusto kita at gusto mo rin ako, hindi tayo na. Wow ha. Nahiya ang internet sa Pilipinas sa bilis mo.
Hoy, hindi porket sinabi kong gusto rin kita, easy to get na ako. Tigawan mo muna ako, no? Eh, alam mo, Celine, sa totoo lang, hindi na ako naniniwala sa matagal na ligawan. Hindi naman dapat panliligaw ang pinapatagal, kundi yung relasyon. Iba yung pananaw ko sa ligaw. Carlo, ang panliligaw ginagawa para makilala ng lalaki at babae ang isa't isa. Ganito kasi, Celine. Okay, ang panliligaw ginagawa ng mga lalaki para magustuhan siya ng babae. Okay? Kung gusto naman natin ang isa't isa, ano pang sense kung dadaan pa tayo sa ligawan stage? Eh, sa huli naman, sasagutin mo rin ako. Diba? Ay, teka, ibang klase rin siya, oh. Eh, talagang ibahin mo ako sa lahat, Celine. At saka, bakit di na lang natin kilalanin ang isa't isa kapag nasa loob na tayo ng isang relasyon? Alam mo, para sa akin, ha? Yung ligaw-ligaw, pupapakitang gilas lang yan, eh. I can assure you, Celine, makikita mo ang totoong ako. The good and the bad. Kapag naging tayo na. At kapag may hindi ka nagustuhan sa akin, well, pwede ka naman makipag-break sa akin anytime. Na sa tingin ko, isa sa mga huling bagay na gusto mong gawin kapag nakilala mo na ako. Hindi ka ba nakinig sa simbahan kanina? Hindi ako masyadong nakarinig, eh. Nabingi kasi ako sa lakas ng tibok ng puso ko na masilayan ka ng mga mata ko. Ay sus, pumake-up line ka pa, ha? Anyway, ang sabi lang naman kanina, tayo daw mga kabataan bago pumasok sa isang relasyon, kilalanin muna daw natin ang potential partner natin sa pamamagitan ng panliligaw. Kaya bilang pagsunod, ligawan mo ko. Kung ayaw mo, well, choice mo kung kakaibiganin mo pa rin ako o hindi. Eh, ano pa bang magagawa ko? Yun yung pinaniniwalaan mo. Hindi lang dahil yun sa pinaniniwalaan ko, kundi dahil yun talaga naman ang dapat mong gawin. So, okay. Celine, pwede ba kita ligawan? Sige. Basta ayusin mo lang yung panliligaw mo, ha? Yun! Woohoo! May nililigawan na ako! May nililigawan na ako! Maganda! Wait, teka lang. Kung makasigaw ka naman, akala mo sinagot na kita. Sus, ito na naman papunta yun. Ipabebe ka pa. Parang nagbago na yata yung isip ko. Naku, wag na lang kaya. De, joke lang. Joke lang. Ito naman, di mabiro, eh. Ah, siya nga pala, Celine. Gusto kong humingi ng tawad. Tawad? Para saan? Pagpatawad mo kasi minahal kita agad. Pagpatawad mo aking kapangasa. Reggie V at Jasmine, niligawan nga ako ni Carlo. Pero saglit lang. Tumagal lang marahil ng isang linggo ang panunuyo niya sa akin. At agad ko siyang sinagot dahil na nga rin sa mapilit siya. At isa pa, gusto ko rin naman siya. Naging mabilis man ang stage ng ligawan sa pagitan namin ni Carlo, ay masasabi kong hindi naman ako nagkamali sa agaran kong pagsagot sa kanya. Bukod kasi sa gwapo siya, ay mabait din siya, malambing at maasikaso. Madalas niya akong sundin o sunduin sa bahay namin sa Valenzuela para sabay kaming pumasok dahil magkalapit lang naman ang university na pinapasukan namin. At bilib nga ako sa kanya, dahil kahit na taga Cavite pa siya, eh nagagawa niya akong ihatid sa bahay, pauwi, at kahit na ang ibig sabihin noon ay gagabihin siya nang uwi sa kanila. Reggie V at Jasmine, tila lahat na ng katangian ng perfect boyfriend ay na kay Carlo na. Naging smooth sailing ang unang tatlong buwan ng aming relasyon. At yun na yata ang pinakamasayang araw na naranasan ko sa piling niya. Akala ko ay wala nang makakapigil pa sa aming relasyon. Pero tulad ng ibang relasyon, hindi kami nakaligtas na humarap sa mga hamon na susubok sa aming pagsasama. Oh, baby, bakit nakasimangot ka? Hindi ka ba masaya na nakita mo ako? B, masaya naman, kaya lang kasi hiya ako sa'yo, eh. Bakit naman? Eh, naka-zero ako sa quiz namin kanina, eh. Natatakot nga ako, baka bumagsak ako sa course kong yun at madelay ako. Alam mo namang nag-aaral akong mabuti para sa future natin, di ba? Kaya lang kasi, B, ang hirap ng exam kanina, eh. Sorry, ah. Ano ka ba, B? Huwag mo nang damdamin yon. Ano ngayon kung zero ka sa exams mo? At least sa puso ko, 100% perfect score ka. B, kung isa ka lang sa mga subjects ko, malamang na uno na kita. Oh. Pero B, sa susunod na exams ha, bawi ka.
Pwede naman kitang tulungan mag-review kung gusto mo eh. Para saan pat education ang course ko kung hindi ko naman magagamit sa'yo? Gamit na gamit mo kaya. Araw-araw mo kayang tinuturuan ng puso ko kung paano magmahal. Asus? Alam mo, Di, mahal na mahal kita. Ikaw na yata ang pinaka-supportive na girlfriend in the whole wide world. Sa universe! Loko ka talaga. I love you, Carlo. I love you too, Celine. Nga pala, saan mo gusto kumain? Medyo kinutom ako sa quiz na yun eh. Doon na lang sa Tapsilugan sa May Legarda. Hindi ko ba nagsasawa doon? Halos doon na tayo lagi nagde-date eh. Alam mo, B, kahit sawang-sawa na ako sa Tapsilog nila doon, masarap pa rin yun para sa akin kasi ikaw yung kasama kong kumain. Oh, Di naman eh. Huwag mo ko masyadong pakiligin, nakakahiya. Dahil nakakita eh. Okay lang yan. Mas gumagwapo ka nga kapag kinikilig ka eh. Hindi. Mas gumagwapo ako pagkasama kita. Aww, Di naman eh. Nakakainis ka. Aww. Ako naman yung pinapakilig mo. Ano ba ito? Dinimin naman sa kwarto ko. Tulang ba kami ng kuryente? Saan ba yung flashlight? Yan, ito. Buksan ko nga. Surprise! Uy! Wow, B. Ang daming balloons at confetti, ah. May banner pa. Ano to? Ginawa mo lahat? Naku, hindi ko naman magagawa tong lahat kung hindi ako tinulungan ng friends natin from our church community eh. Pero Carlo, lahat to, concept ni Bibi Celine mo. Lahat to, labor of her love for you. Wow, Celine. You're the best girlfriend in the world! The universe, rather! Ay, naku, payakap nga sa baby ko. Uy, B. Thank you for making this day my best birthday ever. And you're the best gift I've ever received. I love you so much. B, ipinagpapasalamat ko rin ang araw na to. Dahil kung hindi ka sinilang sa araw na to, 22 years ago, hindi kita makikilala. I love you, Celine. I was born to love you. Obi, kain ka lang ng kain ha. Masarap tong cake. Binake ko pa yan for you. Sige nga, matikman nga. Oh, eto, say ah. Ba, masarap nga ha. Pero, alam mo, wala na masasarap pa sa mga halik mo. Paris nga. Kylo! Kylo! Anong ingay yan? Nay, nandiyan pala kayo. Mga kaibigan ko nga pala, sina Francis, Dino, Micah, tsaka si Celine. Manu po, tita. Manu po. Ah, kaawaan kayo ng Diyos. Ano nga pala ulit ang pangalan mo, iha? Celine po. Ah, girlfriend ka ba ng anak ko? Ho? Eh, nakita kasi kitang sinusubuan mo siya ng cake. Kaya ang tanong ko kako, kung girlfriend ka ba ng anak ko? Nako na, hindi po. Kaibigan ko lang siya sa ano, sa church community, si Celine. Di ba, Celine? Opo, tita. Friends lang po kami. Mabuti kung ganon. Alam mo naman ang kasunduan natin, Carlo. Magtapos ka muna ng pag-aaral bago magnobya. Aba, nakailang lipat ka na ba ng school? Hindi ka pa rin matapos-tapos sa kurso mong chemical engineering. 5 years lang yung kurso mo pero 7 years ka na yatang nag-aaral. Nay naman. Birthday na birthday ko, pinapagalitan ako. Kaya nga, tumatanda ka na kaya dapat alam mo na ang prioridad mo sa buhay. Hoy, Carlo, baka akala mo pinupulot lang namin ng tatay mo sa daan yung pang-tuition fee mo. Aba, magtapos ka naman ng pag-aaral anak nang makatulong ka naman sa amin ng tatay mo. Malaman ko lang na nag-girlfriend ka ay masasampal at masasabunutan ko kung sino man yung babaeng yon. O siya, mauna na ako sa inyo, ha? Happy birthday, anak. Sige po. Sige po, tita. B!
ganun na nga ang nangyari. Masakit man sa akin, pero kailangan naming itago ang relasyon namin ni Carlos sa mga magulang niya. Napaka-ironic man, pero mas si Carlo pa ang pinagbabawalan ng mga magulang niya na makipagrelasyon, gayong ako ang babae, at mas dapat na pinaghihigpitan. Nauunawaan ko naman kung saan ang gagaling ang mga magulang ni Carlo. Paano'y nakailang ulit na nga rin talaga siya sa kurso niya. Napatalsik pa siya sa unang university na pinasukan niya dahil sa mababa niyang grades. Kinailangan niya pang maghanap ng ibang school na malilipatan at tatanggap sa kanya para makapagpatuloy sa kursong BS Chemical Engineering. Ng mga sumunod na buwan, ay dumalang ang mga pagkikita namin. Busy na raw kasi siya sa pag-aaral. Yun ang dahilan niya. Dahil graduating na siya at abala na sa paggawa ng thesis at OJT niya. Hindi na niya ako nasasabayan sa pagsisimba tuwing Biyernes sa aming church community. Ni hindi na rin niya ako na ihahatid o nasusundo sa bahay ng madalas gaya ng dati. At kahit nga noong graduation ko, ay hindi siya nakasipot dahil naipit daw siya sa group project nila. At ang masakla pa doon, Reggie V at Jasmine, napapadalas na rin ang pagkakansela ni Carlo ng mga nakaplano naming mga date. Aray ko naman bakla, dahan-dahan naman yung pagbunot mo ng kilay ko. Kaya nga ito tinatawag na tiis ganda, di ba? It means no pain, no gain. No guts, no glory, ganern. No ID, no entry, no? Kaya may namasaktan ka, basta pak naman ang kalabasan, di ba? Pero, teka, ano oras pa ang date nyo ni Carlo? Alas 7. Aba, bakla ka ng ilang taon, 6:55 na! Hindi pa ba nagtetext yung juwaers mo kung saan na siya? Naku, wala pa nga eh. Naku! Nga ba sinasabi ko eh? Lately, napapansin ko napapadalas ng pag-cancel on the last minute ni Carlo ng mga date nyo, ha? Nako, busy lang siya sa school, Dino. Alam mo naman, graduating siya. Busy sa paggawa ng thesis. Abate! Graduating ka rin naman last year. Pero hindi ko yata nakita na walang ka ng time kay Carlo, no? Araw-araw yata, lagi mo siyang hinihintay na matapos sa klase niya para lang kumain kayo sa sisig at tapsilog sa Legarda. Kahit napagod ka sa OJT mo at kailangan mo pang makagawa ng mock lesson plan para sa terror niyong prof kinabukasan. Tapos siya? Ay, ewan! Imbierna! O siya, Celine, mauna na ako, may sarili akong date. May date kami ni Papa Kyle! Sige, Dino. Good luck dyan sa date mo, ha? Salamat sa pagpapaganda sa akin. Anytime, te! Willing ako maging fairy godmother mo na handa ka i-transform. O siya, babush na! Enjoy your date. Huwag lang sana maunsyame. Ay, ang tagal naman ni Carlo. Usapan namin alas 7. Magsa 7:30 na. Ay, naku talaga. Ay, eto na. Salamat tumawag din. Hello, B? I'm ready! Saan ba tayo magde-date ngayon? Hello, B. Ano kasi, medyo biglaan eh. May kailangan kaming punta ang laboratory ng paggawaan ng mga food supplements para sa thesis namin. Ngayon lang kasi yung available time ng mga chemist nila eh. Ngayong 10 oras ng gabi? Come on, Carlo. Sinong niloko mo? B, hindi kita niloloko. Tanong mo pa sa thesis partner ko kung gusto mo. O kaya, sunduin kita para samahan mo nang makita mo na totoo talaga yung sinasabi ko. Nakadress ako tapos dadalhin mo ako sa isang laboratory. Carlo, date natin to. Today is our 7th monthsary tapos ipagpapalit mo lang dyan sa thesis mo na yan. Aba naman, nalilimutan mo yata may girlfriend ka. B, sorry talaga. Promise B, konting thesis na lang. After naman itong thesis ko, babawi ako sa'yo eh. Masusolo na rin natin ang oras nating dalawa pero sa ngayon, intindihin mo na lang muna ako. Para naman sa future natin to, kaya ako nag-aaral lang mabuti eh. So alam mo naman na gusto ni nanay at ni tatay na makagraduate ako this year. Carlo, last week pang nakaset tong lakad nating to, tapos makakancel na naman. So sorry talaga. Pwes mamili ka kung anong aasikasuhin mo ngayong gabi, yung thesis mo o ako. Binaman. Huwag mo akong binibibi ha. Ang kailangan ko, sagot mo.
please, babawi ako next time. Importante lang talaga to. So, hindi pa pala ako importante sa'yo. Baliwala lang sa'yo yung monster natin. Pwes wala nang next time, Carlo. Goodbye. Sandali lang, B. Say something, I'm giving up on you. Reggie V at Hasmin. Nung gabing nakipag-break ako kay Carlo, ay pinalitan ko ang cellphone number ko. Binlock ko siya sa Facebook at iba pang social networking sites para tuluyan ang putuli ng ugnayan namin. Noong mga oras na yon, inisip ko kasi na huwag ko nang ipagsiksikan ang sarili ko kay Carlo. Gayong, hindi na ako ang priority niya kundi ang pag-aaral niya. Naging selfish ako dahil hindi ko siya inintindi at mas pinairal ko ang kagustuhan kong makasama siya. Kaya naman na napagtuunan niya ang pag-aaral niya. Kaya nga gaya ng utos ng mga magulang niya, isinunod niya ito. Hindi na kami nakapag-usap pa ni Carlo matapos kong makipag-iwalay sa kanya. Aaminin kong sobra ko siyang na-miss at may parte sa puso ko na hinihiling na sana isang araw ay magpakita siya sa buhay namin o sa bahay namin. At hindi lang yun, nais ko rin sanang yakapin niya ako at sabihin niya na, sorry na B, tayo na lang ulit. Pero hindi yun nangyari, ni hindi na siya nagpakita sa akin. Hinayaan niya lang akong pakawalan siya. Agad-agad, bumitaw siya. Dear M.O.R. M.O.R. 101.9, my only radio for life. At ayan nga po, ang storya, well, first part pa lamang syempre. Tungkol sa pagmamahalan na biglang umasim. Correct. Uh-huh. Well, maganda yung unang part, Reggie V, no? Parang talagang, it brings me back to the past where young love. Like, how long ago? Like, 2 days ago. Cheng! Echos! Pero hindi nga, alam mo, masarap sa ating mga edad na, Reg V. Once in a while, masarap balikan yung ating mga unang pag-ibig, yung ating mga unang karanasan, kung kailan tayo unang nagkaroon ng boyfriend. Alala mo pa ba yung kailan yung kauna-unahang breakup mo? Yung talagang sobrang nasaktan ka, nayurakan ang puso mo. Winarak ang ano mo, damdamin. Winasak. At duguan. Correct. Correct. Malaking check. Sinira, dinumihan ang aking pagkatao. Kailan nangyari yun? Last 2000 and like 2000 and charas. Ano yun? Hindi, 2006. Ay, talaga? 2005. Kakagraduate ko lang noon ng college. Kasi sabi ko nga, unlike tong si Celine at saka si Kuya Carlo, no? Uh-oh. Kasi sila, college pa lang mag-jowa na. Ako kasi talaga, pinramis ko talaga, Reggie V. Na sabi ko, hindi talaga ako magkaka-boyfriend hanggat hindi ako nagtatapos sa pag-aaral. Diba? Aside from the fact na wala naman talaga nagkakamaling manligaw sa akin, ano, ginawa ko na lang talagang excuse yun para hindi ako mabigo. Echos! Talaga? Pero yun nga, hindi. Sabi ko talaga, pinamis ko sa sarili ko na hindi muna ako magjujowa hanggat hindi ako nakakapagtapos. So, right after graduation, as in isang araw nagjowa ka na agad. Nagjowa na ako agad. Ay, tama naman yun. Diba, at least. Oo. Diba, nakakuha ng diploma bago magjowa. Oo. So, yun, yung unang boyfriend ko. Magkano naman ang binayad mo dyan? Ano, umigit ko mo lang mga 10K. Ah, mura lang. Oo, yung naipon ko buong first year to fourth year ako. Na mga kupit. Kupit yun. Charing! Echos! Pero yun nga. First breakup ko yun with my first boyfriend na open naman ako sa kanila na I found out na badinger si pala. Ah, talaga? Correct. Masakit sa akin, hindi that because ngayon I ba, found out na badinger. Na siya, kamusta na siya? May mga parlor na ba? Hindi naman siya. Ano siya? Professional siyang bading. Pero ngayon magkumari na kaming dalawa. Ah, that's good. Oh, mari-mari na. Pag nagkikita kami, Mars, medyo ano na, yung blandina mo, nagmumukha ka ng bakal girl, ha? Oh, pantay mo ng... na yung kulay ng buhok mo, auntie, ha? Nagmumuruan ka na. Correct, malaking check. So yun, that was my first, kumbaga heartbreak. Nahirapan ka ba mag-move on? Oo naman. Para sa akin, Reggie Vino, lahat ng una mong minahal lang bongga and your first heartbreak, ayan talaga yung pag-move on na mahirap, pinakamahirap, at tatatak talaga sa puso mo kasi that's your first. Uh-oh. Ako naka-move on ako dun sa baklang yun, siguro mga 2 years.
2 years din. Ang tagal nun, ha? Correct, malaking check. 2 years talaga. At hindi, kung hindi ko pa nalaman na nililigawan niya yung isa sa mga tropa ko na lalaki. Hindi pa ako totally talaga magigising. Makamove on at magigising. Natama na, itigil na, at ano nga, klaro na sa, so, klaro ibig, pa sa klaro. Ibig mo bang sabihin? Lalaki rin ang bet. Ibig mo bang sabihin, ginamit niya lang ang katawan mo? Pinag-eksperimentuhan niya ako, Reggie V. Nilagay kung ka sa... Kung paano ako kulutin. Ah, akala ko naman. Kung paano ako make-upan. Charing! Dinisect-dissect ka. Ay, hindi naman. Ano like pala that. Kalang ang peg? Charing. Siguro yun niya. Parang hindi. Siguro in-explore lang niya talaga yung individuality try niya. Try ko kaya mag-animal naman. Siguro sabi niya ganon. Siguro, sabi niya siguro. Try ko kaya mag-animal naman. To unleash the animal in me. Ayan, pero may, marami nakaka-relate dyan na siguro ngayon, right now, sobrang nayurakan ang puso, nadedepress. Alam niyo, lahat ng mga bagay na yan, lalipas din yan eh. Correct. And lahat ng mga yan, syempre may mapupulot kayong aral and eventually, it will make you a better person. Correct. Pero alam mo, dito kasi sa case ni Celine at saka ni Carlo, makita kasi natin talaga na sa isang relationship, Reggie V, meron at meron talagang mas dedicated. Meron at meron talagang mas seryoso. Meron at meron talagang mas umi-effort. Oo. Diba? At nakita natin dito na... at a certain point in their relationship, si Celine na lang talaga yung parang kumakapit, gumagawa. Totoo yan. Dahil dumating nga dito sa punto na itong si Carlo, eh sobrang naging busy nga. Diba? Busy-busy ang kanyari. Pero alam mo ako, I would have to say, Reggie V, no? Then na, say it. Yes, I will. Ito na nga. Charing, madali ka. May mall show ka? Charing. Ito na nga, I would have to say na, I think tama yung nanay ni Carlo. Oo. Di ba kung bakit siya ganoon na lang ka, kumbaga parang ka-stricto sa anak oo, niya? Oo, kasi pasaway. At ito na, oo, pasaway. Mantaki mo 7 years na nag-aaral pa rin. Di ba? At dahil nga mababa ang grade, meron tuloy akong ano, meron tuloy dating sa akin si Carlo na bobo siya. Charing! Sobra ka naman? Pwede naman tamad lang, di ba? Hoy, tama. Sa bagay. Hindi, masipag mag-aaral. 7 years na nag-aaral pa din. Eh, diba? Ano siya, nagpapakabihasa para, alam mo yun, ma-perfect yung exam. Ah, yung iba, nag-masteral na, nag-doctorate na, siya nag-aaral pa din. O baka, hindi kasi iniisip ko, baka sadyang hindi para sa kanya yung chemical engineering. Alam mo, ang kinukuha diba? Niya kasi is chemical. Chemical engineering, oo. Correct. Ikaw naman, di natin nilinaw eh. Diba? At saka saan daw siya kanina nagtatrabaho? Ay, nag-OJT, mga food supplement daw, di ba? Food supplement. Baka talaga hindi para sa kanya yun. Baka para talagang, ano na lang siya, gumawa na lang siya ng solution para sa mga bato-bato, gumawa siya ng shabu, ganyan. Charing! Ay, wag naman, baka mamaya, itumba na lang ni Bato yan, ha? Baka din siya magiging successful. Pero hindi ako, alam mo, GV, yan ang sinasabi ko talaga. Kaya ayoko pa talaga na mag-boyfriend or mag-girlfriend ako nung college ko or habang nag-aaral. At ito din ang sinasabi ko sa mga kapatid ko. Kasi sa totoo lang, aminin man natin at hindi, distraction talaga kasi ang relationship sa pag-aaral. Lalo na nga... Oo. Lalo na pag yung karelasyon mo is masyadong demanding. Correct. Tama. Kaya at a certain point in time, naging ganyan si Celine. Nakita natin, di ba? Oo, nakita natin yan. Na siya na rin naman ang umamin, di ba, mismo, na sabi nga niya, talagang naging selfish siya. Oo. Di ba? Pero alam mo, pag-ibig daw talaga, pag ikaw ay in love na sobra, minsan hindi ka nakakapag-isip ng maayos eh. Minsan, yung akala mo na pagmamahal lamang, well, para sa'yo, pagmamahal lamang yung pinapakita mo, sa mata ng ibang tao, sobrang na palang paninikil yun o pananakal. Correct. Sa'yong ka-partner. Kung baga, naging possessive na siya. At saka hindi ko napusuan yung sinabi na itong Celine na to, napakabastos na bata. Ah. Ay, ako, pag nakita ko yung batang yan. Tatatampalin ko to. Binayaw mo naman ang chika niya dito sa last part, di ba? Sabi niya, kumbaga parang na-dismaya daw siya dahil... inuuna pa daw, pinrioritize pa daw ni Carlo ang pag-aaral kaysa sa kanya. Hiyang-hiya naman ako kay Celine. Ay, so, dapat ang jowa ang priority bago ang pag-aaral. So, ano, mag-jowa na lang? Napakalanding bata niya. Paano kayo kakain niya? Sige nga, pag kayo nagkaroon ng anak, tama. Mabubuhay na lang ba kayo sa pagmamahal? Hindi correct. Na kayo lalapse, hindi na kayo. Correct. Maglalambutsinga na lang kayong dalawa. Oo, pag nakita ko talaga yung sisili na yan. Ay, naku, sinabi ko si Asmina. Kakaltukan ko talaga yung fallopian tube niya agad-agad. Ang landi-landing bata. Oo nga eh. Gusto ko nahin siya kaysa pag-aaral. Eh teka sandali, minaamoy na naman ako oh. Parang nagpaparamdam na naman si Celino. Kalachuchi na naman eh. Gumagalaw na yung baso. Gumagalaw yung baso. Eh, ito na siya. Celine, nandito ka na ba?
Celine, may una akong tanong, malandi ka bang bata noon? Ay, gumagalaw! Gumagalaw! Letter O! Ay, teka yung lamesa. O, ay, alam mo, Celine, Celine. Walang ganyanan, ha? Grabe si Celine. Magkapatuloy po ang programang Dear MOR, second part ng ating storya, dito lamang sa MOR. 101.9! My only radio for life. Dear MOR. GV at Hasmin, sinubukan kong mag-move on. Kahit na ako ang nakipag-break, ay hindi rin naman maiiwasan ang masaktan ako. Palagay ko nga, mas masakit pa ito kaysa dun sa breakup namin ng una kang boyfriend na si Renz. Nilabanan ko ang tukso na kontakin si Carlo sa anumang paraan. Iniwasan ko na rin ang magsimba sa church community namin para hindi ko siya makita. Inisip ko kasi na baka ayaw na talaga sa akin ni Carlo. Kasi kung gusto niya pa akong ipaglaban, eh siya ang gagawa ng paraan para magkausap kami at magkaroon ng komunikasyon. Minalas man ako sa aspetong pag-ibig, eh sinuwerte naman ako sa career dahil natanggap ako bilang isang preschool teacher dito sa Montessori malapit sa amin. At upang makalimot sa sakit at maka-move on, binaling ko ang kasiyahan ko sa pagtuturo sa mga bata. Pero kapag nag-iisa na lang ako, hindi ko pa rin maiwasan ng magmukmuk. Hi, Celine! Sinasabi ko na nga ba't ang pagtingin na naman sa pictures nyo sa cellphone ang inaatupag mo eh? Akala ko ba gusto mo makamove on? Siyempre naman, Dino. Pwes! Una sa lahat eh, burahin mo yung mga pictures nyo together. Pati conversations nyo sa FB, burahin mo na kung maaaring lang, no? Kahit naman burahin ko, nasa isipan ko pa rin siya eh. Pati yung mga alaala namin. Ang tanga ko kasi Dino eh. Bakit kasi nakipag-break ako kagad sa kanya? Namimiss ko siya. Namimiss niya rin kaya ako? Paano kung may iba na siya? Mahal niya pa kaya ako, Dino? Ay, Celine. Alam mo, Tess, sa totoo lang ah. Minsan, alam naman natin ang sagot sa mga tanong natin eh. Gusto lang talaga nating marinig mismo sa tao yung kasagutan. Gusto mo bang malaman ang mga sagot sa tanong mo? Oo naman. Labag man sa loob ko na isuggest to, pero sa tingin ko, sa ikapapanatag mo, tawagan mo siya. Kahit naman nagbago ka na ng number eh, kabisado mo pa rin yung number niya, di ba? Kabisado ko buong puso na parang ABC. Pero Dino, anong sasabihin ko sa kanya? Ganito. Hello, it's me. I was wondering. Yung ganun, te. Bakla ka. Ano ba, months pa lang kaming break ni Carlo, hindi naman years. Aba. Si Adele pa ba mag-a-adjust sa sitwasyon nyo? Seryoso na kasi. Ano bang sasabihin ko? Ano bang gusto mo malaman mula sa kanya, Aber? Lahat. Kung mahal pa niya ba ako, kung may iba na ba siya, kung may second chance pa ba kami, o kung tapos na ba sa amin lahat. In other words, gusto mo ng closure para malaman mo kung saan ka lulugar sa kanya. Tama? Oo. Push! Tawagan mo siya. Now na. Itanong mo na ng lahat. Sabihin mo sa kanya lahat. Pero basta ha, Celine, tibayin mo ang loob mo, be. Be ready sa isasagot niya, okay? Oh, ito na. Dinadial ko na, oh. Ano ba yan? Kinakabahan ako, Dino, eh. Shh! Kaya mo yan. No, ano na? Nagliring na ba? Ito, wait. Connecting na yata. Pabwisit na yan. Pinakaba pa tayo? Cannot be rich deep pala tong lokong to? Eh, paano na yan, Dino? Nagpalit na rin yata siya ng number eh. Mukhang ganun ang ate. Mukhang pati siya ayaw nang magpa-contact sa'yo. Namimiss ko si Carlo eh. Sobrang pagkamiss ko na sa kanya. Konti na lang. Susugurin ko na siya sa bahay nila sa Cavite. Malapit lang naman yun dito, di ba? Di ba? Aba! Bakla ka talaga ng taon sa kamartiran, Celine! Kasalanan ko naman tong lahat eh. Ay, nako. Naging masama akong girlfriend.
Teacher na teacher pa man din ako, pero nagawa ko pa rin papiliin siya sa pagitan ng pag-aaral niya o yung makasama niya ako. Hindi ko inintindi na mahirap yung course niya. Sana inintindi ko muna siya, di ba? Ang nangyari kasi, inintindi mo siya kung kailan wala na kayo. Pero hindi ibig sabihin nun naging masama kang girlfriend, ah. Nagkamali ka lang talaga. Dino, ano nang gagawin ko ngayon? Ah, ano pa ba? E di back to plan A. Move on, move sidewards, move forward, but never backwards. Open your heart, entertain some suitors. Aba, marami kayong mga co-teachers nating mga lalaking gusto magpalakad sa akin for you. Pero tinanggihan ko sila syempre, no, dahil alam ko hindi ka pa fully healed. Pati nga yata si Manong Guard at si Kuya Janitor bet kang ligawan eh. I guess now is the time. Tingin ko rin. Ay nako, keep yourself distracted, girl. Be strong at isipin mo na lang na hindi lang si Carlo ang lalaking magmamahal sa iyo, no? You're too pretty to be stressed. You deserve to be happy, Ben. Aww. Reggie V at Jasmine, sinunod ko ang payo ng kaibigan kong si Dino. Iniwasan kong pakaisipin si Carlo. Dinistract kong sarili ko sa paggawa na kung ano-ano mga bagay na makapagpapalimot sa kanya. Nawili ako sa pagta-travel at pagbi-beach at kung ano-ano pang paglalamierda kasama ng iba pang mga kaibigan. At isa na nga rin sa payo ni Dino ay ang muling buksan ng puso ko sa iba. At sinubukan ko ngayon sa katauhan ng una kong boyfriend na si Renz nang di sinasadyang magkita kami isang araw. Ay, ang saklap, friend. Wala na yata akong swerte sa pag-ibig eh. Ang sakit, friend. Ay, huwag ka na nga magdamdam, friend. May mga bagay talaga na kahit tingin mo, you deserve it. Kung hindi naman para sa'yo, hindi yun mapapasayo. Move on, okay? Oo siya, sige. Kakain muna ako dito sa fast food. Okay, babush! Excuse me, miss. Is this seat taken? No. Pwede kang... Renz? Celine? Celine, ikaw nga! Kumusta? Eto, okay naman. Ikaw, ang tagal na natin hindi nagkita. Oo nga eh. Saan ka pala nagtatrabaho ngayon? Teacher ako dun sa isang Montessori sa amin. Ikaw? Eto, nurse dyan sa hospital sa Quezon Avenue. Katatapos lang ng duty ko. Nice! Kumusta na nga pala kayo ng girlfriend mo? Si Jaja ba yun? Am I right? Break na kami. I think 6 or 7 months ago. Celine, gagawin niyo ka ba mamaya after nito? Wala naman. Uuwi na sana. Bakit? Pwede ba kitang mayayama, Mashal? Nood ng sine, ganun. Don't worry. Ihatid naman kita after. Doon ka pa rin naman nakatira sa Valenzuela, di ba? Sure, sige, Renz. Sa bagay, matagal na rin tayong hindi nagkakamustahan. Hoy, Celine! Hi! Kahit hindi mo sabihin, be, alam mo, alam ko na hindi ka masaya sa relasyon ni Renz. Dino, akala ko kasi kapag binuksan ko muli yung puso ko kay Renz, manunumbalik yung dating spark eh. Yung dati kong nararamdaman sa kanya. Pero... kahit anong pilit ko, wala na. Wala na talaga. Kasi si Carlo pa rin ang tinitibok ng puso mo. Ganun, di ba? Si Carlo pa rin ang mahal mo. Si Carlo pa rin ang hinahanap mo. Oo, si Carlo pa rin. Hanggang ngayon. JV at Jasmine, tumagal lang ng halos 2 buwan ang pangalawa naming relasyon ni Renz. Si Renz rin kasi ang nakapansin na hindi ako masaya sa aming pagsasama, kaya kusang loob na niya akong pinalaya. Noong mga panahon kasing yun ay gulong-gulo ako, puno ng ligalig sa puso ko. Hindi ko alam kung kanino ako sasandig. Kaya muli, dumalo ako sa misa ng aming church community para dumulog sa Panginoon. Thank you.
Diyos ko, ipagkaloob mo po sa akin ang katiwasayan na tanggapin ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin, na mabuhay sa araw-araw na puno ng galak sa bawat sandali, na aking matanggap na ang kahirapan ay daan patungo sa kapayapaan, na magtiwala na ang lahat ng bagay ay gagawin mong tama kung susundin ko ang iyong kalooban. Amen. Hindi ko inaasahan na makikita ulit kita dito. Carlo? Oh. Bakit parang nakakita ka ng multo? Nagulit lang ako. Kumusta ka na? Kumusta na after mo makipag-break sa akin ng basta-basta na lang? Ito. I'm moving on. I'm trying to move on. Trying to live my life without you. Kaso na-realize ko, hindi ko pala kaya eh. Na hindi ko kakayanin kasi ikaw ang buhay ko. Ikaw ang kaligayahan ko. Ikaw ang lahat sa akin. Maniwala ka dun, Celine. Kung mahalaga ako sa'yo, bakit hindi ka malang nagtangka na kausapin ako nung makipag-break ako sa'yo, ha? Katulad ng bilis ng pagpasok mo sa puso ko. Ganon din kabilis yung pagbitaw mo sa relasyon natin. Alam mo bang hinintay ko na tawagan mo ako? Nakausapin mo ako at sabihin na, "Bi, bumalik ka na sa akin. Huwag na tayo maghiwalay." Kaso ni isang paramdam hindi mo nga nagawa eh. Ngayon mo sasabihin mahalaga ako sa'yo? Oo. Naging pabaya ako dahil hindi ko nagawa ang side ko as a boyfriend at guilty ako dun. Alam mo, Celine, matagal na kitang gustong kausapin tungkol dito eh. Gusto kong sabihin sa'yo lahat pero ito na yung kinakatakot ko na baka huli na ang lahat. Na baka walang magagawa yung sorry ko para maibalik at mapatawad mo ako sa pagkukulang ko. Yun yung dahilan. Kaya yun ang dahilan kung bakit nito nakaraan. Halos wala akong paramdam kasi sobrang down ako at guilty sa lahat ng pagkukulang at pagkakamali ko sa'yo. Oo, nagkulang din ako. Nung nakipag-break ka sa akin, ginawa ko yun na opportunity para lumayo, para isipin ang mga bagay-bagay. Oo. Naamin ko nang dahil sa thesis ko, nasanay ako nang wala ka. Nasanay ako na busy ako palagi. And I admit, kasalanan ko yun. Pero alam mo, Celine, sa paglayo ko, sa pag-iisip ko, nalaman ko na may gusto akong mangyaring maganda para sa atin. Alam mo kung ano yan? Ano? Gusto kitang ligawan ulit. Nang maayos. Hindi yung minamadali katulad nung unang beses na paniligaw ko sa'yo. Celine, pangako. Pag nakagraduate na ako gaya ng gustong mangyari nila, nanay at tatay, liligawan na ulit kita. Dadaan tayo sa tamang proseso ng panliligaw. Muli nating kikilalanin ang isa't isa ng mabuti. Carlo, paano ako makakasigurado na tutuparin mo yung mga pangako mong yan? Ano ang dapat kong panghawakan para umasa ako sa mga pangako mo? Celine, ito. Ito. Itong yakap ko sa'yo. Itong mahigpit na yakap ko sa'yo ang assurance ko na manalig ka lang at maghintay ka sa'kin. Hindi ko hinihiling na mapatawad mo ko. Inihiling ko lang sa'yo na huwag mo sanang isipin na binaliwala kita. Na hindi ako proud sa'yo at mas lalong huwag mong isipin na hindi kita mahal. Huwag kang mapagod maghintay sa'kin, B. Please. Okay? Darating din ang tamang panahon para sa pag-iibigan natin. Hindi ko na alam ang sasabihin ko pero alam ko si Lord na ang bahala sa ating dalawa. Let's just surrender everything to Him. I'm sorry. And I love you, Celine. Reggie V at Hasmin, ang misang iyon sa church community, ang huli naming pagkikita at pag-uusap ni Carlo. Muli ay hindi na naman nagparamdam si Carlo.
Hindi kasi kami nagkapalitan ng numero man lang ng gabing yun ng pagkikita namin dahil na rin sa taas ng mga emosyon namin ng mga panahong yun. 3 buwan na rin mula nang binitiwan niya ang mga pangakong yun sa akin. At hindi ko alam kung dapat ko pa bang panghawakan ang mga sinabi niyang yun. Kailangan ko na bang mag-move on mula kay Carlo? O dapat ko pa bang higpitan pa ang hawak ko sa pangako niyang tila wala namang kasiguraduhan? Napakarami kong natutunan sa relasyon namin ni Carlo, Reggie V at Jasmine. At gusto ko itong maibahagi sa mga nakikinig ngayon. Kay Carlo ko natutunan na dapat iniintindi mo rin at sinusuportahan ang goals at priorities ng boyfriend mo. At hindi lang dapat ang pansarili mong interes. Na ang mga nagawa kong pagkakamali sa relasyon namin ay pwede kong maitama sakali mang bigyan kami ng second chance o di kaya'y sa susunod kong makakarelasyon. Sa darating na Oktubre ay nakatakda na siyang gumraduate. Matagal-tagal pa yon kung tutuusin at marami pang maaring mangyari sa amin. Ang gusto ko lang naman ay assurance kung may dapat ba akong hintayin mula kay Carlo. Higit sa yakap niya noong mga gabing yun, mas gusto ko nang gumawa siya ng paraan upang kausapin ako at kamustahin at sabihin, Celine, kaunti na lang. Kapit ka lang at liligawan kita ulit. Sa totoo lang, hindi ko rin alam ang sagot sa mga katanungan ko. Marahil panahon na lang ang makakapagsabi kung magiging kami pa nga ulit ni Carlo. Hanggang dito na lang ang liham ko, Reggie V at Jasmine. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sakali mang mapili ang liham kong mabasa nyo. God bless us all and more powers, dear M.O.R. Lubos na nagpapasalamat, Celine. Dear M.O.R. M.O.R. 101.9, my only radio for life. Ayun no, doon na nga nagtapos. Actually, hanging pa ang kwento ni Celine. Uh-huh. Diba? Na talagang sa ngayon, she is holding into a promise, Reggie V. Uh-huh. Diba? Yung pangako na babalikan daw siya. Kung mga pinag-iintay kasi siya. Diba? Until such time, siguro na makagraduate na nga. Diba? Correct. Si Carlo? Pero, yeah, let's go straight to the Pero point, alam mo, Reggie. Alam mo, makikita, sandali lang, Jasmine, makikita mo kasi kung sabi mo nga, diba, naghihintay na lamang siya sa pangako. Pero makikita mo din naman kung yung lalaking yon talagang papanindigin niya yung pangakong yon kasi mahirap naman na halimbawa may history na siya ha na hindi siya tumutupad sa mga pangako ikaw naghihintay ka pa rin siguro it's best na ikaw ay maghintay na lang mag-set ng deadline na okay hanggang dito lang ako maghihintay sa kanya after this after 6 months or after 1 year pag wala pa rin talaga wag nang ipagpatuloy kaysa naman umasa ka sa wala. Ako kasi, alam mo, Reggie V, ang dating sa akin, I don't know kung malinaw kasi. Malinaw kay Carlo at malinaw din kay Celine in the first place kung bakit nakipaghiwalay si Carlo. And even the fact na inamin ni Carlo na mahal pa rin niya si Celine, hindi siya makipagbalikan pa rin kay Celine. Para kasi sa akin, ang gulo lang nung dating na sinasabihan mo ako na mahal mo ako, pero hindi ka pa handang balikan ako. May sagot ako dyan, diba? Jasmine. Feeling ko, kasi marami sa ating, kasi tayo mga Pilipino, likas kasi sa ating mga Pilipino, na masyado tayong, ayaw natin ng maglahad ng true feelings towards each other. Ayaw natin na makasakit ng ibang tao. So, ang nangyayari, hindi tayo nagiging tapat sa mga karelasyon natin. Hindi natin nasasabi na, kumbaga sabi nga nila sa kanta, diba, there is no way to break somebody's heart. So, sometimes, ang tendency tayo mga Pinoy, kahit na gusto natin makipaghiwalay, hindi natin alam kung paano makipaghiwalay. So, sinasabi mo na ba na parang pinapaasa na lang ni Carlo at feeling si ko pinapaasa na lang niya eh. Aran, sakit Oo, naman pinapaasa ka na lang kasi Celine eh. Pakausapin nga natin ito si Celine. Ayan, live na live mga kapamilya. Ito nga makakausap natin ang ating in-studio guest. Correct, ang ating letter sender mismo si Celine. Hi, Celine! Hello po. Antare, parang saya-saya pa niya. Oo. Ha? Charing! Hindi, pero grabe. Celine, lapit ka sa mic. Oo. Na, napakinggan namin ang story mo, Celine, at talaga namang kahit kami na-touch Correct. Kami sa Actually, story. Ako, nainis ako ng Berry Lights. May mga nainis. Pero syempre, gaya nga na sinabi ko kanina, lahat naman tayo nagkakamali, Celine, di ba? Correct. Sa pag-ibig, lalo na pag ikaw ay nabubulagan sa pag-ibig, marami kang katangahang nagagawa. Correct. And it just so happened, talaga na sa sobrang mahal talaga ni Celine, etong lalaking to, somehow siguro naging possessive na din siya. At saka hindi, actually, ito pa. Yung tinatanong nga natin, ano bang klase kasing nawalang time
Diba, yun nga ang gusto kong tanungin sa'yo, Celine. Paano bang walang time talaga si kuya? Yung napabayaan ka talaga? Paano? Yung tipong paano? Kasi sa isang araw po, isang beses lang siya ako mag-text. Hindi ako kailan tutulog na lang ako. Ganun. Doon lang siya nagkaparamdam. Good night na lang. Gano'n ba kalayo mga lugar, ang lugar niyo, ang ano niyo, distansya niyo sa isa't isa? Bahay niyo. Taga Cavite po siya, tapos Valenzuela po ako. Ang dulo-dulo. Dulo-dulo. Opo, pero sa loob ng isang linggo, pwede naman siguro magkita, di ba? Sa isang linggo, nagkikita naman kayo. Sa ano po, sa isang buwan, parang twice lang kami magkita. Ay, wala na dapat naman. Tapos, dumating dun sa point na minsan na nga lang, mag-text isang araw. Oo. So, kinukompronta mo siya. Sinasabi mo ba sa kanya yon? Yung mga nanonotice mo? Opo, sinasabi ko naman po sa kanya. Pero sinasabi niya lagi is sa pag-aaral naman daw. Alam mo, ako naniniwala ako na sa loob kasi ng isang buong araw, 24 hours, di ba? Correct. Pwede, may time kang gawin ng ibang bagay eh. I'm sure kaya mong gumawa na mag-text man lang, hindi lang isang beses na, kumain correct ka na ba? At saka, o tawagan man lang. Tawagan. True. Alam mo, yan din ang ano ko, yan din ang sinasabi ko din sa Joes ko. Kapag may mga ganyang issue din, di ba? Ang mga magkakapartner. Kumbaga parang, how much time does it require you to text me or to call me? Oo. Wala ka bang jingle break? Ayan, nagalit na, oh. Diba? Ay, nako. Aba, punye. Yun nga, di ba nga? Aba, oo. Punye. Punye. Oo, punyal. Yun, diba? Punyal. Nagkaroon ka ng punyal sa likod. Ang dahil sakit doon. Diba? Parang sinasabi mong mahal mo ko and yet you can't make time para lang i-text ako o itawagan man lang ako o halimbawa kahit naka-online ka habang nagdodota ka man dyan, hindi mo lang ako ma-PM. Ikaw ba, sinisita mo ba siya about that? Opo, sinasabi ko naman po sa inyo. Pero yun nga, may hangganan din kasi. Kung talagang sa palagay mo, ikaw na lamang ang gumagawa ng way, wag na lamang. Ikaw ba umaasa ka pa magkakabalikan pa kayo? Yung totoo, walang halong kinemero. Umamin ka. Opo. Ay, nako! Ay, taon! Sige na, nakakainis ha? Ano ko kaya kasi kalandian mo, girl? Sa'yo eh. Hindi, joke tama lang namin yun. Tama talaga yung sinabi ko. Hasmin, ka pa obvious naman, di ka na makabalikan nito. Kalma lang, Hasmin ha? Kalma lang. Lang. Alam mo, Celine, huwag ka sanang huwag ka masasama sa sinasabi namin. Sinasabi sa amin, hindi kami galit sa'yo. Galit na galit kami sa'yo eh. Siya nga mo eh. Charot. Pero hindi, ito. Seriously speaking, alam mo, Celine, yung sa tinatanong mo nga kung dapat ka pa bang mag-intay sa kanya, dapat huwag pang hawakan yung sinabi niyang yun. Kasi ako, para sa akin, mayroon namang ibang mga nag-aaral na kaya pa talaga nilang pangatawanan yung pagjujowa. Mm-mm. Diba? Kung talagang mahal nila yung tao. O, ang tanong diba? ko sa'yo, hanggang kailan ka maghihintay? Hanggang kailan ka aasa? So, ang sinasabi mo ba? Kasi kung ang dahilan niya, kaya hindi ka pa niya mapangatawanan, it's because nag-aaral pa siya. So, maaasa, iniisip mo ba na sa October pagka-graduate niya, babalikan oo ka na niya at ulit? Saka paano diba ibig sabihin nun? Paano ko nag-take ng master's degree yan? Sige na. O baka nag-change course. O mag-enroll sa TESDA. Correct. O ano diba? Nang gagawin mo ngayon yan? Maghihintay ka ulit. Maghihintay ka ulit. Diba? So diba? Ikaw din so dapat. Dapat. May deadline ka dapat sa sarili mo. Correct. At saka hindi, para sa akin, i-assess mo na lang yung mga pangyayari, Celine. Eh. Para sa akin, hindi ka nababalikan yan. Diba? Kasi kung talagang mahal ka niya, kahit na nag-aaral siya, diba? Ipupush niya yan. Tsaka dapat nga, kung talagang mahal ka niya, gagawin kanyang inspirasyon eh. Diba? The more na mas mamomotivate siyang mag-aral para sa'yo, na syempre iisipin niya, ay, graduate na yung ano ko, jowa ko, teacher na siya, ako hanggang ngayon, ano pa rin. Ba? O bago pa dumanak, bago pa dumanak ang dugo, Hasmin, ha? Batiin ko lamang ng happy birthday ang aking classmate na at kaibigan na si Christina Isanislao. Nakikinig siya ngayon from Singapore. Pero syempre, Celine, I'm sure naman may natutunan ka sa story mo, diba? Correct. Ano yung mga natutunan mo dito? Especially kay Hasmin, na kanina pa humuhugot sa mga buhay niya. Mayos, charik. Pero hindi, para sa akin, Celine, alam mo, siguro hindi ka pa rin din ready magkaroon ng isang serious relationship, ng isang serious commitment. Kasi maski ikaw, sa sarili mo, nakikita ko nga para kang possessive type of girlfriend. Siya ba yung first, first boyfriend mo? Hindi. Si Renz ang first niya. Well, ano lang yan. Siguro, ang first na kinakailangan mong gawin, ha, maging seryoso na tayo. Kasi kanina, laro-laro lang, di ba? So, siguro ang unang kinakailangan mong gawin is to first and foremost, allow yourself to acknowledge yung mga pagkakamali niyong dalawa. Dahil pareho kayo nagkamali sa relationship. It takes two to tango. Oo. Now, the second thing that you should do is to forgive yourself. Kailangan mong patawarin ang sarili mo na, oo, nagkamali ako, masyado akong naging possessive sa kanya. And number three, set yourself, set guidelines or set a deadline
na okay, hanggang dito lang ako maghihintay pag talagang hindi pa rin siya magpaparamdam after 2016, then it's time for me to move on. Tama. Correct. Yung ginawa mo nung una na pinutol mo na yung communication eh. Sana panindigan mo yun. Yun, yun ang sasabihin ko sa'yo. Dahil sa ngayon nga, Reggie V, anong ginawa mo ngayon, Celine? Para maiwasan mo lang talaga na siya. Bumisita sa'yo. Oh, makapag-consulta. Charot. Diba, sabi niya kasi kanina, ano mga ginawa mo? Binlock mo na siya sa Facebook. Binlock niya. Oo, pero pinakita pa rin niya yung picture sa akin kanina. Kahit nakablock na. Oo, wag na. Diba? Dapat kung mag-move on na ng tuluyan. Ha? At saka hindi, yun nga, sabi ko nga sa'yo, yung kung sabi mo nga kung maghihintay ka ba, or hindi, actually, kung talaga mahal mo naman yung tao, wala naman masama kung hintayin mo siya. Like, sige, sabihin natin hanggang October, di ba? Pero, para mas madali sa'yo at para hindi ka masaktan, huwag mong isipin na may hinihintay ka. Diba? Kumbaga, matchingan mo yung pag-iintay mo ng pagbabago mo din sa sarili mo. Yes. Diba? Ang gawin mo, yun nga, patuloy mo yung ginagawa mo, mag-focus ka sa pagtatrabaho mo. Try to meet other people. Hindi naman para maging boyfriend ulit o para ma-in love ulit. Diba? Kasi parang hindi naman si Carlo lang ang nag-iisa sa mundo. Lalo na ngayon, may trabaho ka na, girl. And for sure, eto, itaga nyo sa bato, for sure, si Carlo, kapag nag-graduate na yan at pumasok na siya sa opisina or sa corporate world, marami na rin makikilala yan. At hindi natin na sigurado na kapag marami na siyang nakilala, eh he would still stick to his promise sa'yo na babalikan kaya. Dahil maraming makikilalang iba yan. So, dapat ganun ka din. Sabi nga ni Justin Bieber, you should love yourself. Correct, malaking check. Tsaka, maraming, may sasabihin ka pa. Siguro. Meron pa tayong, alas-tres pa tayo dito. Totoo ba? Yun ang masama. Tsaka, nakita ko kasi yung picture ni Carlo Reggie. Patingin nga ng picture na yan. Tignan mo lang si Michael. Ganyan-ganyan. Kamukha ni Michael. Hindi mo rin. Ay, kasi nung nakita ko, Reggie V, maski din naman ako, ay, ilalaban ko ito ng patayan. May itsura naman yung bata. Ba? Oo, may itsura yung bata. Kahit naman sino, alam Reggie mo, V. Alam mo, feeling ko. Lalo kung hindi ka naman maganda, katulad ni Celine. Tawin, jowa mo, gwapong-gwapo. Ay, teka, ilalaban ko ito ng patayan. Alam mo, feeling ko, itong si, yung boyfriend niya, feeling ko meron ng ano yun. May iba ng, kasi diba kung walang time para sa'yo. At saka, hindi ginagawa lang niya sigurong reserve. Alam mo, meron din akong feeling. May anak pa, oh. May anak pala yun. Ano ba binyag yan sa ano? Binyag yan. Di ba niya anak to? Kinumpilan lang yata yan. Sharing kami. Meron kamukha meron isa. Kamukha pala ni ano eh. Yung nasa harap pa naman. Kung naka-side view naman yan. Ano ba? Kamukha ni ayan eh. Ni Daniel Fernando. Daniel Fernando. Eto sir. Patinga. Nakita mo. Ay, oo nga. Oh, parang sumali to sa ano eh. Sumasali to sa mga... boy canto pageant eh. Mr. Chaka. Hindi, Mr. Pog. Hindi, may itsura. Seriously speaking, mga kapamilya, huwag mong iisipin na sobrang naka-jackpot ka dyan kay kuya dahil lang may itsura siya or feeling mo. Siyempre nga naman, Reggie B, pagkakadescribe kasi ni ate kay kuya, di ba, mabait. Tapos, iilan na lang talaga ang lalaki ng member ng mga church communities. Di ba? Very ideal guy kung i-describe mo. Pero ate, hindi doon nagkatapos yun eh. He's not everything. Oo, hindi doon nagkatapos yun. Correct. Kung feeling alam mo Jasmine, ihag mo nga please siya. Please lang. Later. Ihag later. Mo siya. Later. Allergic ako sa babae. Sharing. Allergic ako sa babae. Mas maliit at mas maganda sa akin. Feeling ko lang. Kaya yun ha. Dear, kung feeling mo naka-jackpot ka kasi gwapo siya. Ito hindi naman kagandahan. Ay nako, believe me. Marami ka pang better than him na makikita. Kung siya walang pagpapahalaga at oras sa'yo, it only means na you're not a priority. Kung hindi ka correct, priority hindi niya. Kanya priority. Uh-oh. Correct, malaking check. Tanggapin mo muna pag-aaral talaga ang priority niya. Sige, yun na lang, alam mo, mas magandang yun na lang ang paniwalaan, Reggie V. Yun na lang ang paniwalaan mo na ang priority niya yung pag-aaral niya. Diba? Kasi ako, sabi mo nga, Reggie B, ramdam mo na may iba na itong babae. Oo. Maibang pinupormahan. Yung ganyang itsura, Reggie B, naniniwala kang walang pinupormahan yan. Yung itsura ni... Yung itsura ng Carlo. Nung Carlo? Diba? Oo. Feeling ko nagpapaano yan eh. Papaano? Bumubuki. Bumubuklet? Bumubuklet dyan eh. Hindi, kasi ano may itsura talaga, mga kapamilya. So, uy, batiin ko lang muna yung mga Morcadas na nakikinig sa atin. Ah. Hello po sa inyo. Tsaka yung mga tiga Anson Supermarket. Salamat po ah. Kaya ayun, Celine, sana may napulot ka naman doon sa chinika namin. Tsaka girl, ano ka ba? Hello? Alam mo, kaya namin sinasabi sa'yo to kasi love ka namin. At we care for you. Oo. Diba? You are the child of the universe. Pero seriously speaking, Celine, don't wait for that guy. Huwag mo na siyang intayin. Uh-oh. Diba? Marami pang lalaki, believe me, marami pang lalaking mas...
mas mahuhulog at mas mamahalin ka ng bongo. Ngayon, hindi mo na kailangan ikaw yung maghabol. Mm-hmm. Diba? At ikaw yung mag-demand ng oras. Saya mong sinang humabol. Saka huwag mong mamasamain kung kinuha ni Jasmine yung number nung si ano, yung boyfriend mo. Correct. Tuturuan ko siya ng leksyon. Ganito ang gagawin ko sa kanya. Pero siya naman yung nakikinig yun eh. Ipapa-fall ko siya sa akin. Pero pag sasaktan ko din siya para maramdaman niya ang naramdaman mo. Para igaganti ka ni Jasmine para sa kanya. Igaganti kita. I will make him fall in love. Huwag mong mamasamain yun, ha? Correct. I will make him fall in love. Tapos balitaan mo kung mag-selfie kayo, ha? I-post correct, sa malaking Facebook, check. Talagang sabi ko si Reggie V, pagugulungin ko, paggagapangin ko yung palapit sa akin. Aasahan namin yun, Jasmine. At syempre, ang mga hugot, maraming salamat sa iyo, Jasmine pati. Celine, salamat. Salamat, ha. At, wait lang, may gusto lang ako tanong kay Celine. May nakuha ka naman sa mga sinabi namin. Parang wala. Sana sineryoso mo yung mga chinika namin. Ang hirap kumunda. Hindi, may dala siyang recorder. Ano ka ba? Ayan, sino magmuni-muni ka. Pero kung hindi ka pa gusto mo pa rin ng kausap, sa Malibay tayo mag-usap sa bahay namin, ha? May session ako dyan every Sunday. Charin. Magpapaano yan, magpapa-noodle siyang si Jasmine. Oh, ito na mga hugot natin para sa oras na ito. Go! Ang aking hugot, mga kamurkada, hindi masamang umasa na muli magkakabalikan. Ngunit, kung mag-isa ka na lamang na umaasa, ay sadyang hindi na maibabalik pa ang nakaraan. Tapos na yon, ikaw na. Hintay ako, kala ko maparagraph eh. Wala na. Eto, very short and sweet. Siguraduhin mong very short siya na. Short talaga to, ano ba? Short talaga, promise. Ang taong totoong mahal ka, babalikan ka, anuman ang mangyari. Taray! Short and sweet. Oh! Taray! Fairness, comfort. I believe in that, Reggie. Kung mahal ka ng tao, babalikan at babalik ang kanya. Well, anyway, maraming salamat mga kamorkada. Siyempre, ito po ang inyong mga naging lingkod para sa araw na ito. Ako po ang inyong King of Hearts na si Reggie V. At ako naman si Baby Girl Asmin. Dito lamang siyempre pa sa MOR 101.9 My Only Radio for life.